tayo. TCL nasa 55 inches. Problema nito. Buksan natin. Ayan. Okay, so ganyan yung problema niya. 55 inches. Ayan, ganyan lang siya, unang bukas mo. Wala. Yun, mabas na naman yung guwit. Okay, so ganyan lang siya. So mapapansin natin itong side na to may guwit. Yung kabilang side niya ay hindi nagkakaroon ng guwit, ano? Okay, kunin natin yung model tapos buksan natin. Okay, so ito yung model niya, 5565 US. Unang sira pa lang niya ito, sarado pa yung selyo nito. Try natin kung ma-repair pa natin yung pinaka-panel nito. So pag ganitong problema, pwedeng magawa, pwede rin hindi. Try na lang natin. Okay, so nabuksan na natin yung unit. Bali, ito yung kanyang power supply. Ito naman yung mainboard niya at dalawa yung ribbon papunta sa ating top board or panel. So ibig sabihin yan, dito sa mainboard yung kanyang DC to DC. So gagawin natin dito, dahil built-in sa mainboard yung DC to DC nito, maghahang lang tayo ng ribbon, ano? So try natin dito sa ilalim. Ito yung side kanina na walang, hindi siya nagbe-vertical lines, no? Pag nakabukas. Okay. Okay pa naman yung ribbon. So testing natin. Okay, so power on natin. Hanapin lang natin yung isang side niya na buo at titingnan natin kung may isang side ba tong buo. So yung side na ito ay negative, ano, walang picture. Blanco siya. Yan, oh, madilim. Yan yung nagbe-vertical line, ano. So yung tinanggalan natin ng ribbon, yun yung white ito. Blanco, white lang siya, pero ito vertical lines. Vertical bar lines. So maaring baka dito ang problema. Pero titingnan pa rin natin. Kasi pag may side dito na walang good na display, hindi na natin gagawin. Pero kung may side dito na good, may normal display, pwede pa natin itong gawin. Kasi pag magkabilaan na kasi ang sira, minsan hindi na rin tumatagal. Nagagawa naman, kaya lang hindi rin tumatagal, magpapakyab lang din sa atin. So habang maaga pa, huwag na natin pilitin para hindi naman tayo mamroblema. Okay? Ganun talaga pagdating sa mga ganitong gawain. Mayroong nagagawa, mayroon din talaga ang hindi nagagawa. Okay, try natin to. So ito inhang natin. Try natin to. Kung ito normal, maaring pwede pa ito ma-repair. Yun, may normal siya, oh. Okay. So may isang side na normal. Hindi nagpi-flicker or hindi nagpi-vertical lines. So blanco na. Wala, blanco lang siya, walang display. Yun, meron siya. Madilim. Maninag lang siya, oh. Meron. So gagawin natin, dahil nagkaroon ng display, may isang side na maaring good ang display nito. So hahanapin lang natin dito yung clock signal natin. Ito yung good na side, ito yung bad na side. So yung clock signal natin makikita natin dito. Ayan, huh? Ayan, no? Tapat na rin dito. So hanapin lang natin dito yung clock signal, tapos lagyan natin ng tape method. So
Okay, so inanap natin. Dito natin nakuha yung clock signal. Ito. Hindi yung sa taas na ayos eh. Hindi yan. Dito tayo. Ito yung clock natin. So dito may nakasulat dito. LC1, LC2 natin. Tapos maaaring lumipat sa kabila. Yan. Or dito sa kabila lumipat. Yan. So ito, sundan lang natin to. So dito lang siya banda, no? Try natin i-tape ito. Tape natin tong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Try natin 15. 13 o 15 pin, try natin dito. Okay, so ang problema ay dito. Ang good ay dito. So dito tayo nagbilang kanina, lilipat lang tayo dito sa kabila. Yun din yung bilang nun sa taas namang side, ano? So ito, naglagay na tayo ng tape dito. Taba, yan, no? Naglagay na tayo dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pin yan ang binlock natin. So try natin ito kung magno-normal lang display nito. Okay, so bago kayo mag apply ng mga ganitong tape method, siguraduhin nyo yung unit nyo ay naka-off, hindi nakabukas. Kasi pag nakabukas yung unit, tapos nagkakalikot kayo rito, pwedeng madagdagan ng problema ng unit nyo. Kaya ingat-ingat, huwag makalimutin. Okay, so yan na, nakakabit na yan. Testing ngayon natin. Titingnan natin kung magpo-full screen ito at kung wala bang problema yung LCD nito. Ayun, full screen na siya pero parang may problema. Lumagpas yata tayo ng tape, ano? Kasi mapapansin natin medyo dark yung kabila at maputla naman yung kabilang side. Okay, nawawala yung display. Antayin na lang natin, medyo matagal yung display niya lumabas. Yun. No signal, maputla yung kabila, good yung kabila, yun na. Okay, hindi pantay yung display niya. Okay, so gagawin natin ay medyo maputla yung isang side. Magbabawas tayo ng tape, ano? Magbabawas tayo ng tape. Bilangin natin ito. Tinip natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 pin na lang ang binlock natin. Yung pang 14 nya ay manipis, no? Okay, 13 pin ang binlock natin. Okay, so ito nag-okay yung display dito sa 13 pin. Kapit ulit natin to. Try natin, 13 pin. Yeah. So, pantay na yung display, ano? 13 pin, nagpantay yung display niya. So, tingnan na lang natin yung picture. Pag mayroon na siyang palabas, ayun. So, mapapansin natin dito, mayroon siyang naiwang guwit sa baba, ano? Mga 1 inch din ang angat ng guwit niya, ang gaspang. Pero pagdating doon sa dulo, curve na yung kanto doon. So, guwit, sayang, ano, may guwit siya. Yun lang naman, yung sa baba or sa taas. Wala namang damage sa taas. Sa baba lang nagka-problema. Okay. So, gagawin natin, try natin yan i-modify. Pagsamahin natin lahat ng clock signal dito, tapos i-ground natin. Lagay natin sa ground. Titingnan natin kung mabawasan yung guwit dito sa ilalim na side. Okay, so ito na, nalagyan na natin siya ng jumper. Yan. Ito, may data naman ito, CKB niya. Ayan, CKB 2, 3, 5, 7, 8. Tapos yung sa kabila, 6, 4, 2. Tapos sunod niyan ay LC2, BSS, repair. Sa kabila naman, ST, saka LC1. Okay? So yan, nakatap na yan sa ground. Try natin kung uobra ito. Kung mawawala yung lines na yun. Okay? Okay, so ito na. Yan ako.
zoom lang tayo. So may naiwan talagang guwit, pero tumingkad yung guwit niya. Kanina kasi medyo ito, medyo magaspang talaga. Nakalat. So ngayon, nagsulid yung guwit. Tapos mayroon na rin siyang guwit dito, isa, kulay green. So yung ganitong problema ay hindi na nawawala, ano? Hindi na mawawala ito. Katib na. Okay, pero hindi siya tagos hanggang dulo eh. Hindi siya tagos. Okay, so try kaya natin kunin yung gilid, yung lagpas sa plaksip na alkakat natin yan. So kahit ganito pwede na eh, no? Ito pwede din ito dayain. Kaya pa ito dayain kasi malipis lang yung tatakpan mo rito sa baba. Mga 1 cm. 1 cm lang siya. Pwede siyang dayain. Pero ito hindi na ito mawala, ano? Negative na ito. So kahit hindi na natin dayain dito ay paliwanag na lang natin sa may-ari. May damage na yung side na ito. Pero pwede pa siya. Okay? So, final test lang tayo itong PCL natin na ginawa natin. Power on ko lang. Yun. Okay. So makikita natin dito yung naiwan na problema niya ay ito. So yung mga ganito ay medyo tagilid na yan. Medyo mahirap na yan napulin. Minsan dito talaga siya nawawala, ano? So, tapos may isa na rin siyang vertical na line, kulay green. Okay, yan, di na rin mawawala yan. So, pero, pwede pa siyang gamitin. Itong side na to, normal, walang problema dito sa side na ito. Yun lang yung naiwan na problema dyan. Okay, so ganun talaga, hindi talaga lahat ng repair ay nakukuha sa perfect, ano? Mayroong maiiwan talaga lines. Mas maganda na rin ito, nasa baba yung lines niya. Kasi minsan, nasa gitna yung lines yun. Medyo pangit talaga siya. Pero kung nasa baba lang naman, okay lang siya. Okay? So, saka ito, pwede nga ito dayain. Yung ganito panipis, pwede ito dayain. Tatapalan nyo lang ng tape ito. Lock na tape. Ay, mawawala na yan. Naangat na yung itim dito. Redson. So, wag na natin lagyan. Okay na yan. Paliwanag na lang natin sa may-ari. Okay?